Ngayong umaga po ulit sa lahat and Happy Lord's Day po. Happy Lord's Day. And so, ngayon po, pag-aaralan po natin yung Lord's Supper. Okay, ngayon, at may dalawang part po ito. So, ngayon po, yung part 1 and then next week, part 2 naman po, tuturo po sa atin ni Brother Rico. Okay, so bago po tayo magsimula, let me read po muna yung chapter 28, paragraph 1 sa ating Confession of Faith. Sabi po dito, baptism and Lord's Supper are ordinances of positive and sovereign institution. They are appointed by the Lord Jesus, the only lawgiver, and are to continue in His church to the end of the age. So ayan po ay sabi sa chapter 28, paragraph 1 ng ating Confession of Faith sa 1689 po. Okay. Malinaw na sinasabi dito na ang Panginoong Jesus ang nagtatag ng baptism at ng Lord's Supper. At ito ay inutos niya sa mga mananampalataya sa kanyang simbahan at dapat itong ipagpatuloy na gawin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Now, punta po tayo dito sa ating handout. Ito po ay galing sa Grace Ministerial Academy at ito po ang ating magiging guide sa pag-aaral natin ngayon. Okay, so first, punta po tayo dito sa note. Sabi dito, yung Lord's Supper ay tinatawag ding communion or holy communion. So supposedly, to highlight, yung union nating mga mananampalataya sa Panginoong Jesus na siyang nagtatag na itong holy communion or Lord's Supper at hina-highlight din neto yung union nating mga mananampalataya sa isa't isa. Okay, so hina-highlight niya yung union natin sa Panginoong Jesus at hina-highlight niya yung union natin sa bawat isa. Okay? Pero sabi dito, but its history reveals the deep division between brethren. Oh, grabe, no? It's supposed to highlight our union with Christ and to one another, pero makikita natin sa history na may mga nauna sa ating mananampalataya na hindi magkasundo or hindi nagkasundo sa paniniwala patungkol sa Lord's Supper. At ang mga tinutukoy nating mga mananampalataya, yung tinutukoy nating mga mananampalatayang ito, masasabi natin na hindi ito basta-basta mananampalataya. No? They are known reformers. They are the leading theologians on their respective country. At sila ay si Martin Luther of Germany and Ulrich Zwingli of Switzerland. So si Luther at si Zwingli, meron silang disputation patungkol sa Lord's Supper. At noong 1529, sinubukan silang pagkasunduin sa tinugariang greatest conference sa kasaysayan ng Reformation. At ito yung tinatawag na Marburg Conference or Marburg Colloquy. Okay, na ginanap sa Kastilyo ng Marburg sa Germany. So sa pagtitipon na ito, meron silang 15 points doon, 15 points of debate at nagkasundo sila sa Article 1 to 14. As in identical yung stand nila. Agree sila sa isa't isa. Same ang stand nila about sa iisang Diyos na may tatlong persona. Same ang stand nila about sa incarnation, about sa pagkakatawang tao ng Diyos Anak. Same ang stand nila about sa original sin. At same ang stand nila sa iba pa. So sa 1 to 14 na article, same sila. Pero yung panghuli, yung pang 15, which is the doctrine of the Lord's Supper, dito na sila hindi nagkasundo. Okay? Hindi sila nagkasundo sa kabuuan ng article na ito. So may part ng Article 15 nagkasundo sila, pero hindi yung buo, no? San sila hindi nagkasundo? Hindi sila nagkasundo patungkol sa presensya ng Panginoong Jesus sa Lord's Supper. Okay? So ang Roman Catholic na pinanggalingan ng mga reformers, ang Roman Catholic naniniwala sila sa transubstantiation. Okay, naniniwala sila na once i-bless ng pare yung bread and wine, nagtatransform ito sa totoong katawan at dugo ng Panginoong Jesus. Okay, no? Once yung pare, pinag-pray niya yun, bless niya yun, yung tinapay at wine na inihanda nila, magtatransform yun sa totoong katawan at dugo ni Jesus. Pero same yung appearance. Okay, same yung appearance. Kung ano yung appearance ng bread and wine, same yun. Same yung lasa. Kung ano yung lasa ng bread and wine, same. Kung ano yung amoy, same din.
same yon, di nagbabago, pero naniniwala sila na nagtatransform yon sa totoong katawan at dugo ng Panginoong Jesus. So yun yung stand ng Roman Catholic, transubstantiation. Siyempre, hindi ito yung stand ng mga reformers na ito. No, although, yung stand ni Luther ay masasabi nating modified na transubstantiation. At ito yung tinatawag na consubstantiation. Okay, so si Luther, hindi siya naniniwala na nagtatransform yung tinapay at yung dugo, pero naniniwala siya na nandun sa bread yung bodily presence ni Jesus. No, ano siya, parang modified siya, no? Yung mismong presensya ng katawan ng Panginoong Jesus, yung mismong katawan ng Panginoong Jesus ay nasa tinapay. No, hindi siya nagtatransform, pero yung presensya nandun sa tinapay. Okay? Si Zwingli naman, ang paniniwala niya, simbo lang yung bread and wine. As in, simbo lang siya. Okay? Wala yung presensya doon ng Panginoong Jesus. Ito ay memorial lang. Pero same naman sila naniniwala na sign, yes, sign itong bread and wine, pero magkaiba sila ng stand about sa presensya ng Panginoong Jesus. At ang stand ng dalawang reformer na ito ay masasabi nating mali. Okay? Now, ano ba yung stand natin dito? Ano ba yung stand ng CCRBC? Ang stand natin dito ay ang stand ni John Calvin. Okay? Na itinuro din naman sa ating Confession of Faith. Okay? Naniniwala tayo na ito ay means of grace. Kaparaanan ito ng Panginoon. Naniniwala tayo doon. Yes, naniniwala tayo na ito ay simbolo, ito ay sign. Naniniwala tayo na ito ay pag-alaala. Pero naniniwala din tayo na nandito ang presensya ng Panginoong Jesus. Pero hindi yung katulad ng stand ni Luther. No, naniniwala tayo na nandito ang presensya ng Panginoon spiritually. Okay? Hindi bodily presence or human presence, but His spiritual presence. So yes, we believe it is a sign, it is a memorial. At the same time, we believe that the real spiritual presence of Christ is present in our Lord's table. Okay? So, yun yung sa history may kita natin about kay Zwingli at kay Luther. Noon namang 1750, si Jonathan Edwards, no? Si Jonathan Edwards ay na-excommunicate sa church na kanyang pinagpapastoran sa Northampton, Massachusetts. Grabe no, na-excommunicate si Jonathan Edwards. Ito ay sa Amerika. Okay? So dahil ang stand niya sa Lord's Supper ay iba sa karamihan ng miyembro ng church nila. 90% ng kanilang mga miyembro ang bumoto sa kanya upang ma-excommunicate siya. At 10% lang ang bumoto, 10% lang ang may gustong manatili siyang pastor nila. Okay, ano bang stand ni Jonathan Edwards sa Lord's Supper? So nakakatuwa pong malaman na same ng stand natin ang stand ni Jonathan Edwards sa Lord's Supper. Okay, ito ay patungkol sa kung sino lang ba dapat ang tatanggap or makikisalo sa Lord's Supper. So Jonathan Edwards, naniniwala siya na ang pwede lang mag-join sa Lord's Supper ay ang mga taong nagpo-profess na sila ay mananampalataya. So most probably, masasabi ko na dapat ay miyembro sila ng simbahan. So nakakalungkot pong malaman na hindi ito ang stand ng karamihan sa miyembro ng pinanggalingan niyang simbahan. Kaya siya na-excommunicate. Kasi po, naniniwala sila sa open communion. Pero tayo, naniniwala tayo sa closed communion. So sa atin, ginaano natin is members lang. No, na alam natin na nagpropess ng kanilang pananampalataya. Okay, and even now, may mga division pa rin sa mga mananampalataya. Patungkol sa mga detalye ng Lord's Supper. Sample, wine or juice, no? Sabi diyan sa ating handout. Frequency, tuwing kailan ba dapat ito gawin? Every Sunday ba or every month or once a year, no? Ayun, and leavened or unleavened, may pampalsa ba o walang pampalsa? Oh. And what is our point here? Po, sabi po dyan, we need to identify the central significance and isolate it from the smaller issues. So as a Christian, mahalaga na alamin natin ang kahalagahan ng Lord's Supper. Alamin natin kung anong ibig sabihin nito,
alamin natin kung bakit ba ito pinapagawa ng Panginoong Jesus sa atin, sa kanyang simbahan, at alamin din natin kung paano ba natin ito maingat na susundin. Pero may mga bagay tayo na hindi maiiwasan, no? Katulad na nangyari sa history, may mga mananampalatayang magkakaroon ng ibang interpretasyon sa mga detalye ng Lord's Supper. And even sa ibang doktrina ay nangyayari naman ito. No, kaya nga may Baptist, kaya may Presbyterian. Okay? Pero dapat i-isolate natin yung mga smaller issues. Maging mag-ingat tayo, maging maingat tayo at huwag nating hayaan na ito ang maging dahilan upang umabot tayo sa pag-aakusa sa mga taong ito na hindi sila mananampalataya. Knowing na may iisa kayong pinaniniwalaan at pinanampalatayaan ibang helyo. Okay, and bago tayo pumunta sa Old Testament background, let me read yung quote dito from the book of Burke Coor, yung sa The Sacraments. Sayin ko po, no? Throughout the centuries, the church has spoken unanimously about the institution, that this should be so. Amidst all the contention about the meaning of the Lord's Supper, is undoubtedly to be explained by the great clarity with which Scripture speaks of this institution. These institutional words became the church point of departure for its reflection on the significance of the Lord's Supper. And now, punta po tayo sa Old Testament background. Sabi po dito sa note, the meal as a religious rite had a rich background in the Old Testament. So bakit tayo pupunta dito, no? So dito makikita natin yung connections and significance sa Old Testament, yung mga nangyari sa Israelita, makikita natin yung significance nito sa Lord's Supper. Okay? And di sabi dito sa number one, Levitical peace offering. Ano ba tong Levitical peace offering na to? So after ng exodus ng mga Israelita sa pagkaalipin nila sa Egypt, nilid sila ni Moises papunta sa Mount Sinai. At dito, nakipag-covenant sila sa Diyos, yung mga Israelite. They agreed na susundin nila ang Diyos. But after that covenant, nung umakyat muli si Moises sa Mount Sinai para tanggapin sa Diyos yung Ten Commandments na nakaukit sa bato, yung blueprint ng tabernacle, ng Ark of Covenant at ng altar na pinapagawa sa kanila ng Diyos sa baba ng Mount Sinai upang dito nila sambahin ang Diyos, binigay din dito kay Moises yung specification ng susuotin ng priest na maghahandog doon sa tabernacle. So habang nandun si Moises sa taas, nakalungkot po na malaman na na-break ng mga Israelita ang kanilang covenant. Na mababasa natin dito na dahil sa kanilang kainipan, nagpagawa sila kay Aaron ng gintong guya at ito ay sinamba nila. So lumabag sila sa utos ng Diyos at sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Pero nung nalaman ito ni Moises, pagkababa niya ng Mount Sinai, kinausap ni Moises ang Diyos. And pinatawad sila nito, no? So our gracious God forgives the nation of Israel as a whole. Pero syempre, hindi lang siya gracious, siya rin ay holy and just. No, hindi niya hayaan na ito ay walang consequence. Okay? So, after magawa ng tabernakulo, napuno ito ng glory ng Diyos. So, nandito ang presensya niya. Mababasa natin yan sa Exodus 40:34-38. At nung sinubukan ni Moises na pumasok dun, hindi siya nakapasok. At masasabi natin na ito ang consequence sa ginawa nilang pag-break sa covenant relationship nila sa Diyos. At pagpasok sa Leviticus, so Exodus 40, last chapter yan na Exodus, pagpasok sa Leviticus, dito ipinakita yung iba't ibang mga sacrifices na ginagawa nila upang magpasalamat sa Diyos at humingi ng tawad sa Diyos. At isa nga dito, yung tinatawag na peace offering. So dito, sa mga verses na ito, makikita natin kung paano pinipili, kung paano inihahanda, at kung paano inihahandog ng pari ang alay para sa kanilang peace offering sa Diyos. And after the sacrifice, yung unburned portion was eaten
by priests and people. And sabi dito, this was an act of fellowship with the altar, kung nasan yung glory ng Panginoon, kung nasan yung presensya ng Panginoon, with the altar and the sacrifices. Okay? Ngayon, next, punta naman tayo sa Passover meal. So, okay, so there's a debate, based on our notes, there's a debate whether the Lord's Supper occurred during the Passover celebration. No, kahit dito may debate, no, kung nangyari ba talaga sa Passover celebration, yung Lord's Supper, or hindi. No, so ngayon, dito makikita natin. Sa account ni Mark, ito ay sa first day ng unleavened bread. Nangyari. No? First day ng unleavened bread celebration, which is yung gabi na yon, doon din nangyari yung Passover sa Egypt. Okay? Kaya ang sabi dito, probably, inclusive term that included both the Passover and the unleavened bread. Pero sa account naman ni John, nangyari ang Lord's Supper a day before ng Passover. Okay? Sa account ni John, nangyari ang Lord's Supper a day before ng Passover. So ang sabi dito, there's a way of explaining this to reconcile with the Synoptics. Ano ba tong Synoptics? Ito yung Synoptic Gospels. Ito yung Matthew, Mark, and Luke. Ng Synoptic Gospels, kung tawagin. Dahil kung titingnan natin, parang almost the same yung mga accounts nila, pero may makikita pa rin tayong unique sa kanila. Almost the same yung mga sinulat nila, pero may unique pa rin. No? Merong sinulat si Mark na wala kay Matthew at Luke. Meron sinulat si Luke na wala kay Matthew and Mark. Meron si sinulat si Matthew na wala kay Mark and Luke. No? Pero almost the same yun. And dito, may kita natin na possible talaga mangyari pala yun. No? Possible pala mangyari yung mga ganitong bagay, even the date ng mga kaganapan. May mga hindi accurate sila sa isa't isa. Pero I believe na hindi naman ito nababawasan yung credibility ng Bible. Okay? And I believe na may mas maganda pang paliwanag para mas maunawaan natin kung bakit ganon yung mga account nila. Okay? And now, punta naman tayo sa account ni Luke. Sabi dito, siya ang may clearest account kung kailan nangyari yung Lord's Supper. So the clearest account is Luke's, which placed it on the Passover occasion. Okay? So, yun yung account ni Luke. Mismong sa Passover occasion, the Lord's Supper seems to have been introduced by Jesus in the middle of the Passover. So, if this is the case, the Lord's Supper clearly is meant to take over the Passover. Okay? So, let me read po yung quote dito galing kay B.B. Warfield. Sabi dito, "What is done in the two feasts is therefore precisely the same thing. Jesus Christ is symbolically fed upon in both. This close similarity between the two feasts, again, certainly cannot be looked upon as accidental. We must assuredly judge that our Lord, in instituting the supper, meant to make it to the full extent to which these similarities point, a replica of the Passover. In this sense, at least, the Lord's Supper is the Christian Passover meal." So yung Lord's Supper is the Christian Passover meal. Kasi yung Passover ay ginagawa yun ng mga Hudyo. Okay? So it takes and was intended to take in the Christian church. The place which the Passover occupied in the Jewish church, it is the Christian substitute for the Passover. So Jesus as the substitute Paschal Lamb, so makita natin yan sa John 1:29, 1:36, 1 Corinthians 5:7. So Jesus is the substitute Paschal Lamb. So kung before, nung Passover, yung Passover na sa Egypt, lamb yung ginawa nila, pero yun ay panandalian lang, Jesus Christ is the substitute Paschal Lamb. At siya yung ating panghabang buhay. Okay? So in the Passover, Yahweh remembered His covenant. Here, Jesus instituted the new covenant. So both are memorial and communion meals of redemptive deeds. Okay, so now,
punta tayo dun sa number 3, yung covenant meal. So, covenants were usually ratified by a meal. So, dahil ang pagkain naman talaga ng sama-sama ay nagpapakita talaga na kayo ay nagkakaisa. No, parang katulad din ang ginagawa natin dito. Okay, so now, punta naman tayo sa New Testament material. Okay, so, so dito po, sa New Testament, maraming accounts, no? Kada Matthew, Mark, Luke, and John, may mga accounts sila ng Lord's Supper, so institution accounts. Dito sa mga verses na ito, and even si Paul pala, no, sa 1 Corinthians, may account din siya, no? So dito sa mga verses na ito, may kita natin ang pag-institute ng Lord's Supper. So, and they all agree that it was Jesus who originated it. So, agree sila na si Jesus talaga ang unang gumawa nun, ang nag-institute nun, on the night of his betrayal, nung gabi na pinagkanulo siya ni Judas. So, Matthew and Mark are closely similar, while this is so of Luke and Paul. So, now, punta tayo sa elements. Okay? Elements. So, number one, elements. Letter A, one bread broken into pieces. So, malinaw sa mga verses na ito na yung mga accounts sa Lord's Supper na kumuha ang Panginoong Jesus ng tinapay at pinagputol-putol niya ito or pinagpira-piraso at binigay niya sa mga disciples. So, malinaw na sinabi doon, may kita natin. Oh, letter B, the cup from which to drink. So, malinaw din sa mga verses na ito na kumuha siya ng kopa na may lamang inumin at pinainom niya dito ang mga disciples. And sabi niya, pinainom niya dito yung mga disciples. And sabi niya sa Matthew 26:29, sabi niya dito, I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine. This fruit of the vine. So, naniniwala tayo na itong fruit of the vine, ay yun yung laman ng kopa. No? At ito ay wine. Because, based dito sa ating note, based on our handout, consistent with a religious Jewish meal, na it be presumed as wine. Okay, so we believe na hindi lang ito grape juice, kundi ito ay wine. Okay? So, punta naman tayo sa instituting words. Okay, letter A, ito na mismo yung sinabi ng Panginoong Isus habang pinagpuputol-putol niya at binibigay niya yung ano, yung kopa. So, sabi niya dito, this is my body which is given, broken for you. So, this pond, the hotly debated issue. So, dito may issue pa din, no? In what sense is the bread of the body of Christ? So, it should be observed that in this original setting, it would never have occurred to disciples to confuse where the body of Jesus was. No? So, I believe na hindi sila confused dito. Naintindihan nila ito. So, parang same issue kay Luther at Zwingli. No? Okay, so yung tinapay, hindi yun mismo yung katawan. Okay, hindi yun mismo yung katawan ni Kristo. Bagkos, ito ay sumisimbolo sa katawan ni Kristo. So, this is my body which is given, broken for you. Yung pagpira-piraso ng tinapay, it symbolizes of Jesus Christ being broken on the cross for our sins. Okay? So, yun po yung sinisimbolo nun. Okay, next. Punta sa letter B. This is my blood of the covenant. Or kay Paul, this cup is the new covenant in my blood. Okay, so I believe na hindi rin nila ito na misinterpret. Okay? Dahil in Leviticus, ipinagbawal ng Diyos ang pagkain or pag-inom ng dugo sa kanila. So, sa kanila, sa Israelites. So, same issue with the bread Same issue din with the bread. With the same answer din naman. No? Ito ay simbolo lamang. Sa kanyang sakripisyo para sa new covenant at hindi ito mismo ang kanyang dugo. Okay? So, malinaw tayo dyan. So, and this is a clear reference to Jeremiah 31:31 of the new covenant to be sealed by the death of
Jesus Christ. Okay, so now next, letter C. Sabi niya dito, do this in remembrance of me. So, ito ay pinapagawa ng Panginoong Jesus upang alalahanin siya. Okay? At nagpa-parallel din ito sa Passover, na kung paanong sa Passover na sineselebrate ng mga Hudyo. So kung paanong inaalala ng mga Israelita ang pagpapalaya sa kanila ng Diyos sa Egypt sa tuwing nagdidiwang sila ng Passover, ganun din. Inaalala natin sa Lord's Supper ang natapos na gawa ng Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo. Dahil ito ang naging paraan kaya tayo napatawad sa ating mga kasalanan ng banal na Diyos. Okay. So next, sa letter D, sabi niya dito, until the kingdom of God, or kay Paul, till he comes. No? Till he comes. So this parallels the Passover anticipation of a messianic banquet naman. So Jesus' teaching describes the consummation of the kingdom in terms of banquet. So this suggests a perpetual observance of this ordinance. So sinasuggest sa sinabi ito ng Panginoong Jesus na gagawin natin ang Lord's Supper, tayong mga mananampalataya, tayong Kristiyano, tayong simbahan, gagawin natin ang Lord's Supper hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Okay, at sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, let me read po ulit yung Matthew 26:29. Napakaganda po nito, no? Matthew 26:29, sabi po dito ng Panginoong Jesus, I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom. So, napakaganda po na sinabi dito ng Panginoong Jesus. So, note, the most basic elements are similarly presented in all these accounts. So, ang point natin, we must not raise to the level of essentials whatever the institution did not address. So, sa madaling salita, I believe na huwag po natin pakomplikaduhin yung Lord's Supper. So, ano po yung sinasabi doon? Maniwala po tayo at sundin po natin ito ng may katapatan. Ayun po. Ngayon, punta po tayo sa observance accounts. Okay, so may kita po natin, malalaman natin dito na maliban sa mga gospel books, may kita din natin sa ibang books sa New Testament, sa mga epistle, no, sa mga sulat din na ni Apostol Pablo, na ginagawa din ng ibang mga mananampalataya sa kanilang pagtitipon ang breaking of the bread or Lord's table. Ito ay patunay na hindi lang ito nanatili sa mga apostol. Okay, kaya nga rin nakarating ito sa atin, no? Ito ay patunay na hindi ito nanatili sa mga apostol, kundi ito ay itinuro nila na gawin din ng ibang mga mananampalataya sa kanilang pagtitipon. Okay, so the expression breaking of the bread is a clear echo of the Lord's Supper. It is linked with other church regular activities. Sabi dito, it is a part of the worship assembly where the word is preached. Okay, kung saan po ipinapahayag ang salita ng Diyos. It is presented as a celebration, a closely linked with the idea of love feast. Ano ba tong love feast na to? So ito ay isang piyesta. So piyesta siya kung saan nagtitipon-tipon at nagsasalo-salo yung mga mananampalataya noong early church. Okay, so love feast. Pero hindi sinasabi na ganitong-ganito yung Lord's Supper. No, hindi naman sinasabi. Pero it is presented as a celebration. Okay? And now, punta po tayo sa Pauline teachings. No, so sa 1 Corinthians 10:11, sabi dito sa 1 Corinthians 10:3, a reference to the feeding of the Israelites on manna as a type of the supper. So closely linked
with the crossing of the sea as a type of baptism. So, anong point ni Paul dito? Paul's point is that many of them, this baptism and this feeding did not do them good. So, ano sinasabi dito ni Paul? Paglabas ng Israelita sa Ehipto, so pagtawid nila dun sa dagat, closely linked, no? Yung sea, na, yung pagtawid nila doon is a type of baptism. Pero sabi dito ni Paul, naranasan nga nila ito, no? Kumain sila ng mana na galing sa langit, pero wala itong dulot sa kanila. Actually, may dulot naman yun. Physically, no? Nakaligtas sila sa mga humahabol sa kanila sa Ehipto, no? At hindi sila nagutom sa wilderness, nakakain sila. So physically, may bumuti naman itong dulot, pero spiritually, wala itong dulot na maganda sa kanila. Actually, kahit ilang beses silang niligtas ng Panginoon sa kapahamakan, simula pa lang sa Ehipto, no? Hanggang sa paglabas nila sa Ehipto, sa wilderness, di sila pinabayaan magutom ng Panginoon, nagre-rebelde pa rin sila sa Diyos, no? Nagkakasala pa rin sila. Okay, so, this clearly contrasts Paul's teaching with sacramentalism. Ano sinasabi dito? Sacramentalism, ito ay katuruan sa Roman Catholic. Yung seven sacraments nila, kailangan mo yung gawin, it is necessary, at kasama dito yung Lord's Supper, it is necessary para maligtas ka. Okay, pero tayo, naniniwala tayo na kaya natin yung ginagawa kasi ligtas na tayo. Tama. So, kung sa mga Israelite, wala yung magandang naging dulot sa kanila, sa atin, yun ay may magandang dulot. Dahil naniniwala tayo na ito ay means of grace, ito ay kaparaanan ng Diyos upang mas lumago pa yung ating pananampalataya sa Kanya, dahil ginagawa natin yun, at habang ginagawa natin yun, inaalala natin ang Panginoon Jesus, ang Kanyang natapos na gawa. So ngayon, next, sabi dito sa 1 Corinthians 10:16-22, a warning against idolatry being incompatible with communion at the Lord's table. So this is a description that pagan converts will associate with the tables used in pagan idol meals. So communion with the blood of Christ, with the body of Christ. So sinasabi dito yung unworthy manner ng pagtitake ng banal ng Lord's Supper. Okay, so pinapakita dito na dapat talaga ang isang tao na nagtitake ng Lord's Supper ay mananampalataya sa Panginoong Jesus. Okay? And basahin ko po, this extends to the testimony of oneness of the church as expressed in participation in the same cup of bread. Dahil nga ipinapakita ang pagkakaisa niyong mga mananampalataya at pagkakaisa niyo sa Panginoong Jesus. So kung hindi ka mananampalataya, kahit mag-take ka nun, kung hindi ka mananampalataya, hindi yon nag-a-apply sa'yo yung paikipag isa mo sa mga mananampalataya at sa Panginoong Jesus. Okay, so the Lord's table takes the place of the altar of sacrifice. So this makes participation and idolatrous worship an acceptable attempt at being one with opposite. So later, may kita natin sa point natin kung bakit ganun kahalaga na ang responsibility ay nasa elder, sa pastor, and I believe responsibility yon ng buong church na maging maingat kung sino ba dapat ang nagtitake ng Lord's Supper. So later, may kita natin sa point natin. Okay, so next, sa 1 Corinthians 11:17-22, a rebuke of their undefying assembly involving the Lord's Supper. So the general intention of Christian assembly can be reversed in an unfit congregation for the worst. Now, this is particularly demonstrated in the Lord's Supper. In effect, it is not to eat the Lord's Supper.
So basahin ko po ito. What Paul means is that in acting the way he is about to describe, they were not approaching the Lord's Supper in the right manner, but were nullifying its spiritual meaning. So it's no longer one cup, one bread for all, but each takes his own supper. Without the one cup bread, the division is highlighted. You shame those who have nothing. It is an act of despising the church of God. So about pa rin po ito sa unworthy manner na pagtitik ng Lord's Supper, at kung sino lang ba dapat ang nagtitik ng Lord's Supper. So last, basahin ko po yung sa 1 Corinthians 11:27 to 34, a further warning against taking the Lord's Supper in an unworthy manner. So the partaker is always unworthy. So naniniwala naman tayo dun dahil araw-araw tayong nagkakasala sa Diyos. But the issue is the manner of partaking. Okay, unworthy partaking results in guilt against the body and blood of the Lord, which the elements signify. This unworthy partaking is described as not discerning the Lord's body. So God's judgment can visit those who partake unworthily. So makikita natin sa mga verses na ito, mababasa natin, na dahil hinayaan ng simbahan na matake nila ang Lord's Supper in unworthy matter, merong mga nagkasakit sa kanila at merong mga namatay. And the proper partaking of the Lord's Supper is a grave issue of order in the church. So napakabigat po niya. Okay, so sa verse 34, this is something for the Corinthians to urgently reform now while others can wait for Paul's visit. So issue of priorities. Dapat priority po ito ng simbahan. So review lang po bago tayo pumunta dun sa point. What is the relevance of Lord's Supper? So may inaalala tayo sa nakalipas. Inaalala natin yung natapos na gawa ng Panginoon. At pinagdiriwang natin ngayon yon sa kasalukuyan habang nagtitake tayo ng Lord's Supper. At meron tayong inaasahan sa hinaharap sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. So past, present, and future is all about Christ. Okay? Ngayon, unworthy manner. So ano ba yung mga unworthy manner? Walang paggalang, katulad ng mga, kung babasahin natin yung mga verses dyan, no? Sa Corinthians, walang pagsisisi. So dapat magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At walang pananampalataya. So yung mga hindi mananampalataya, dapat hindi sila mag-take ng Lord's Supper. So syempre, naniniwala tayo na dapat sila ay baptized, sila ay nagpo-profess na sila ay Kristiyano. Sa atin, mas maganda kung sila ay member, no? Dahil sure tayo na nag-profess sila ng kanilang pananampalataya. So ito ay kaparaanan ng biyaya, deklarasyon na pinatawad na tayo ng Panginoong Jesus. So pag-alala sa Panginoong Jesus. Now, punta po tayo dito sa ating point. So theological, the Christology of the Church is reflected in its appropriate observance of the Lord's Supper. The centrality of the cross, work of Christ, is hereby duly honored and proclamized. Next is the believer's union with Christ is presented in its reality as a real as the bread and drink. So, sabi dito, the Christology of the Church is reflected in its appropriate observance of the Lord's Supper. So, ipinapakita kung paano natin, kung ano yung view natin sa Lord's Supper, kung paano natin to ginagawa, kung paano natin to maingat na ginagawa at iginagalang. Ipinapakita nun kung ano yung paniniwala natin sa Lord's Supper. Ipinapakita nun kung ano rin ba yung tingin natin sa Panginoong Jesus. So ipinapakita nun yung Christology, yung stand sa Christology ng simbahan natin. No, kung paano natin, example, doon sa stand ng mga sinabi natin kanina ng mga reformers o ng Roman Catholic about doon sa presensya ng Panginoong Jesus, no? So kung
I believe naapektuhan nun yung kung sino yung Panginoong Isus. Kung paano natin siya tinitingnan. Okay? And the centrality of the crosswork of Christ is hereby duly honored and proclaimed. So the believer's union with Christ is presented in its reality as a real as the bread and drink. So next, sa practical point naman, the unit of the church in purity is declared and safeguarded in the instruction of the Lord's Supper. The unity of the church in purity is declared and safeguarded in the instruction of the Lord's Supper. So everyone is partaking of the same bread and the same drink, so same participation in Christ. So ito po yung sinasabi natin na ina-highlight neto, pinapakita neto yung union natin sa isa't isa at union natin sa Panginoong Jesus. And ito po yung sinasabi ko kanina, the pastor has the solemn responsibility of maintaining the purity of the Lord's Supper in its administration and its participation. So dapat maingat po natin itong ginagawa, sinasagawa. Dahil may consequence po ito at based dito sa mga verses na pinakita dito, ang consequence po nito ay congregational, no? Hindi lang individual, kundi yung buong simbahan ang pwedeng mag-suffer na consequence kapag hindi natin maingat na ginawa ang Lord's Supper. Now, sa akin po pagtatapos, basahin ko po itong quote from Edward Hiscox sa kanyang book na Principle and Practice for Baptist Churches. Basahin ko po, it is a sacred privilege for every disciple to remember the Lord in the observance of the Supper. So privilege po yun sa atin. It is his solemn duty as well. Few signs more effectually tell of a spiritual decline in the individual soul or in the church than a neglect of the sacred communion. Pastors often blame their members for a neglect of the supper more than they instruct them as to its nature, significance, and claims. So the people should be well taught. People should be well taught. Dapat po turuan as to the meaning of the ordinance and its true relation to their faith and spiritual life. So katulad din po ng ginagawa natin ngayon, ay tinuturo po natin ng kung ano ba talaga ang Lord's Supper. So mahalaga po, katulad po ng sinabi ko kanina, mahalaga na maunawaan natin kung ano yung Lord's Supper, kung ano yung kahalagahan niya, at kung baano ba natin ito maingat na gagawin. Ayun lang po, hanggang dun lang po yung ating Bible study. So ito pa lang po yung part 1. May part 2 pa po. So next week, tuturo po yan ni Brother Rico. So open po tayo. Wala po tayong mga question dito, no? Pero open po tayo sa questions or insights. Ayan po. Pag-usapan po natin. Ayun po, ayun sa nasa Google Meet po, pwede po kayong mag-open mic kung may tanong po kayo. Maririnig po kayo sa ano dito. Or kung naiya naman po kayo, pwedeng chat na lang. Pwede rin naman po.
Ayun. Mukhang walang tanong. Sa bagay, ilang beses na rin. Ay, meron pala. Sige po. Hindi ko lang alam kung hindi ko lang naintindihan mabuti or ano. Pero matagal ko siyang pinagninilay ni Lion. Kasi nabanggit yung unworthy manner. And ito yung pinaka dapat tayong being watchful na hindi natin siya matake in an unworthy manner. Though sabi naman dito, all partakers are unworthy. But the issue here is the manner of partaking. Kasama ba dito yung ano, yung pagka meron kang mga unforgiveness or lahat tayo may sin eh. May ano, may tayong may kasalanan tayo talaga sa buhay natin na hindi pa rin napagpagtugumpayan. Pero ano ba yung mga specific sins na dapat for example, meron kang current issue of unforgiveness or any sin na dapat na deal mo na muna bago mo yon tinake yung Lord's Supper. Kasama ba yun sa mga unworthy manner? Okay. Ayan. Thank you po sa question. Anin ko po yung tanong, no, kung naintindihan ko ba siya. Ang tanong is, meron bang specific sin na sinabi para masabi natin na unworthy manner yung pag-take natin ng Lord's Supper? Parang ganun. Pero kasama ba yung ano, yung current sin mo? Ah, okay. Sa unworthy manner. So, okay, sige. Thank you po dun. Ayun. Yun nga, based din naman din sa sinabi, no? Basahin ko po ulit, no? The partaker is always unworthy, but the issue is the manner of partaking. So katulad nga po ng sinabi ko kanina, araw-araw pa rin naman tayong nagkakasala. No, even Lord's Day, no, nagkakasala pa rin tayo sa Diyos. But the issue is the manner of partaking. So ang sinasabi po dito is kung paano nila ginagawa yung manner, yung mismong paggawa nung Lord's Supper. No, kasi yun nga, nagkakasala pa rin naman tayo. And lahat tayo na nagpapartake ng Lord's Supper every Sunday ay mga makasalanan pa rin. Pero sa pagpartake natin ng Lord's Supper, dapat nasa puso natin na nagsisisi tayo sa mga kasalanan na yun. No? Kasi inaalala natin yung natapos na gawa ng Panginoong Jesus na niligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. So now, kung may specific ba, ito ay nakuha ko lang din sa mga previous na pag-aaral natin sa ng Lord's Supper. Kung di ako nagkakamali, kay Pastor Joseph yata ito. May nagtanong kung yung sin. Kasi may mga sin tayo na sa atin lang eh. Tama? May mga sin tayo na sa atin lang. Pero may sin na nahahayag talaga. Public siya. At dapat, ang ginagawa ng simbahan doon ay church discipline. Okay, so na may nagtanong, yung nasa church discipline ba, pwede ba yun magpartake? So ang sagot ay hindi. Kasi since nasa church discipline pa siya, ipinapakita nun na hindi pa siya nagsisisi sa kanyang kasalanan. So kung magbibigay tayo ng specific, pwede nating sabihin na yung mga public na sin na nahayag, yun yung pwede nating masabi, na kapag pinag-take natin yung mga tao na yun, na under discipline, church discipline sila, or mga hindi nga mananampalataya, doon masasabi natin na unworthy manner yun. At hindi lang yun sa kanila, yung consequence, so katulad na nangyari sa Corinthian church, maaring buong church talaga. So, nasa atin talaga yung responsibility. Nasa simbahan, nasa pastor. So, ayan po. So, nasagot po ba yung tanong? Or may follow-up po? Okay, sige. Yun nga, public sin yung iyong
category or qualifier mo, public scene. Paano naman yung mga private? Kasi at say, sabi mo kanina, it's a union of the body. Kasi may binanggit ka na sa hapag, di ba? Pag nagkumakain, tayo ay nagkakaisa, no? Kapag ka ganun. So, that's why we do it together and nagkakaisa tayo sa pinanampalatayanan natin. Yun nga. Eh, private scene ito, pero this is against one of your brother who are also partakers. Pero ikaw pa lang nakakaalam kasi ikaw yung na-offend. Something like that. Ano lang to, ah? Hypothetical, ano lang. So, example lang. Okay. Ano, ah? Iyan ako muna. Pero, correct me po if I'm wrong, no, sa mga iba din pong ano nandito. I believe it's a way din, since this is a means of grace, kaparaanan ng Panginoon sa paglago natin sa ating pananampalataya. I believe na ito rin, sa pag-take natin nito, since inaalala nga natin at kaparaanan ito ng Panginoon, nagsisisi tayo sa mga kasalanan natin. Pero sabi nyo nga po, ito ano pa lang eh, sa'yo pa lang eh. Yung private scene sa'yo pa lang, maaring na-offend ka, no? Maaring na-offend ka dun sa ginawa ng kapatid. Tapos hindi mo pa siya kinokompronta about dun. I believe babalik tayo sa ano, sa mga pinag-aralan natin sa book ni, kaninong book nga ba yan? Sa Puritan. John Owen, about sa pagpapatawad sa ating mga kapatid sa pananampalataya na naka-offend sa atin. No? So, I believe na sa pag-take natin ng Lord's Supper, since ito ay kaparaanan ng Diyos sa paglago natin sa pananampalataya, naniniwala ako na dapat, ano yun, part din yun ng ating pagsisisi na iniisip din natin na papatawarin natin yung kapatid na nagkasala sa atin. And I believe na ano yun, na part yun ng ating paglago sa pananampalataya. Ayun po. So, sige po. Kung full circle yung idea. Kasi ang pagkakaalam ko sa Lord's Day, correct me if I'm wrong, parang naalala ko na ito'y binabasa palagi doon sa sinasabi ni Jesus ata, or yung kung papaano dapat tinitake yung Lord's Supper. Ba binabasa naman yun habang tayo ay nagtitake or before magtake ng Lord's Supper? I'm not sure if I remember it right kasi hindi ko mahanap pa yung ano passage. Dapat clear yung conscience. Okay po. Na sa pagtake ng Lord's Supper. So kung may alitan ba tayo sa ating kapatid, dapat ba natin yung ayusin muna bago mag-take ng Lord's Supper? Parang ganun. Sige. Pero ang sagot ko po doon, I believe mas good po na makipag-ayos muna. Pero sige. Sige. Address muna natin yung part ng unworthy manner kasi may mga speculation or hindi naman speculations or mga perspective na una, yung sa practical, yung binanggit sa Book of Acts, yung Acts chapter 2, doon muna tayo sa worthy. Worthy manner, chapter 2, verse 46. Sabi dito, and day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts. Kung ang papansinin natin, yung literal na ginamit ni Paul na word, na worthy or unworthy, yung karapat-dapat o tamang paraan ng pag-celebrate ng Lord's Supper. Yung unworthy, sa 1 Corinthians chapter 11, 22. When it comes to ano, yung pag-administer, sabi dito, what, do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God
and humiliate those who have nothing. What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not. Ito yung eksena naman. May mga eksena nangyaring ganito sa first century church na yung iba nalalasing. Iba nalalasing sa hapag dahil nag-indulge sila doon sa wine habang iba ay nagugutom, nauuhaw, hindi na sila makapag-participate basically doon sa ano sa Lord's Supper kasi hinuhoard ng iba. Imagine this. Nag-breaking of the bread. Yung una sa pila o una sa harapan, ang tipak nung tinapay niya ay kalahati agad. Tapos yung wine, isang kalahating bote rin yung tinungga niya. No? So, walang kaayusan. That is an unworthy manner. Kasi it is meant to be shared and celebrated in view of Christ na nag-sacrifice. So, kung self-indulgence ang pag-uusapan, na gano'n nangyari sa mga ibang eksena sa New Testament church, yun ang unworthy. That's one facet. Second facet is sa 1 Corinthians 11:23-26, ito yung binabanggit sa breaking of the bread. For I received from the Lord, I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, also he took the cup after the supper, saying, this cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So yung worthy manner is the way how Christ did it, na in the same way, I received from the Lord, I also delivered to you. Kung paano ginawa ni Kristo, ganun din. Nothing more, nothing less. So from the pulpit na nag-administer ng church ng Lord's Supper hanggang sa tumatanggap, same. No, walang extra biblical means or ways. Again, that's a worthy manner. Ang unworthy manner ay yung lalabas ka sa ginawa ni Kristo at gagawa ka ng something else. Some people are celebrating it boodle fight style. I've heard of those things na hindi naman biblical, no? At pupunta na tayo doon sa isa pa. Yung binabanggit ni Sister Amor kanina, yung harboring guilt or sin towards a brother or sister. So there is this idea na unworthy ka dahil sinful ka, hindi ka pwede mong partake. General rule, dapat close communion. Meaning, para sa believers lang. Sa ganun pa lang, yung unworthy manner na established na ang worthy manner ay para dun sa mga worthy of the blood of Christ. Na sinabi, if you don't eat this bread and drink this blood, you have no part of me. In a simple term, if you don't accept the gospel of Christ, kung di ka nanampalataya dito sa natapos nagawa ni Kristo in shedding his blood, in dying, getting buried, and being raised after 3 days, wala kang parte kay Kristo. So, ba't ka magpa-participate sa Lord's Supper? Another thing, yung idea na if you're a Christian, you believe that you are saved, you believe that you are forgiven. Tama. Meron bang mananampalatayang hindi naniniwala na siya iligtas at pinatawad ni Kristo? Meron ba? Wala naman, di ba? Kasi believers nga ang tawag eh. Nananampalataya tayo sa natapos na gawa ni Kristo. Ngayon, can a believer doubt his or her salvation? Yes, tama. So, ano yung unworthy manner? If you are not believing, yung pagpapatawad, pagliligtas ni Kristo, you're unworthy. Napakaklaro nun dahil nilalapastangan mo ang salita ng Diyos. Pinatawad ka niya, niligtas ka niya, pinabanal ka niya, and you deem yourself unworthy? Well, rightly, kung sa sarili mong righteousness, unworthy ka.
eh pastor, or Lord, paano itong mga kasalanan ko? May kasalanan ako sa kapatid ko. O meron akong public sin. Ganda yung in-address ni Brother Chester doon, na reference din kay Pastor Joseph, na kapag dating sa public sin, merong church discipline. Sa private sin, may 1 John 1:9 na sumasagot din sa public, both public and private sin, that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Kaya may verse dun sa ano natin na sabi dun sa verse 1 Corinthians 11:27 20 Yan. 28. Yan, to pull up ko lang yung verse. Yan. Let the person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. Ano sinasabi dito? Ibig ba sabihin, sinabi ba na sorry muna sa kaaway niya? Ang part yun. So, kung every Sunday natin ginagawa ito, it behooves us as believers na nagre-repent tayo. Lunes pa lang. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. May na-miss ba akong araw? Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. If you are a believer, the Holy Spirit is in you, may conviction of sin, ina-address na yun. Hindi na pinatatagal yun. No? Eh, paano pastor, hindi ko pa mapatawad yung ano ko, kapatid ko, o hindi ko pa makonfess yung sin ko sa kanya kung kinakailangan ng confrontation or confession. Paano yun? Come to Christ. Sabi ni Pastor Joseph, lalo kang dapat magpartake. Lalo ka dapat magpartake ng means of grace na nananampalataya ka na ito yung dugo ni Kristo na bubo sa krus ng Kalbaryo. Ito yung katawan niya na bayubay sa krus ng Kalbaryo at kailangan mo ito. Because if you don't drink this bread, eat this bread and drink this blood, you have no part of me. So meaning, if you partake in a worthy manner. So, basically, in that sense, ano yung worthy manner ng pagpartake? By recognizing that we are unworthy. Okay? That's a worthy manner. Na recognize mo na hindi ako karapat dapat Panginoon, pero ako'y sumasandal sa yung biyaya na mapagtatagumpayan ko ang mga kasalanan ito, mapapatawad mo. Unless nga, kung yan ay isang exposed sin, but if it's a private sin, you have to deal with it with the Lord. Have it dealt with, because He dealt with it from the time na naganap ang death, burial, and resurrection of Christ. He dealt with it already. Then deal with it. Deal with your sin. So ito naman, paano naman maging unworthy? Bakit tayo maingat? Bakit close communion? Bakit members ng church and hindi lang professing Christian, but kinakailangan members ng church? Bakit? Kasi yung member ng church, yung nagpa-member sa church, they have been vouched by the brethren, by the congregation. Merong witnesses na nagsasabi, ito ay hindi lang nagpo-profess ng kanyang pananampalataya. Merong kami yung nag-witness na siya ay mananampalataya. Nakita namin yung bunga niya. Siya ay nabautismuhan. No? Hindi lang ito empty profession. Kaya kapag bisita rin tayo, it is our responsibility na kailangan alam natin talaga ba itong isang ito ay believer o kaduda-duda ang kanyang profession. Kung kaduda-duda ang kanyang profession, might as well not. No? Kasi nandun nga yung idea ng unworthiness. No? Na if you really believe na ikaw ay nananampalataya kay Kristo at may bunga at merong pag-witness ng mga kapatiran. Hindi lang siya public profession. And then, by all means, participate. Pero again, kung, kasi, ano yun, naranasan namin yun, we are still under the covenanting process, umattend kami ng ARBC service dun sa Padilla pa yon. And then, kinausap po ni Pastor Joseph, sabi niya sa akin,
pwede kayo mag-participate ni ano Amor sa hapag sa Lord's Table kasi we know that you are Christians. Alam namin na mananampalataya kayo. So hindi 'yun mangyayari sa kakapasok lang na hindi natin kilala, hindi natin or hindi siya official member ng church or may ganun. And it's not about ano eh we are better than the others. Hindi eh. Iniingatan natin. Dahil seryoso ang salita ng Diyos. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang ilan sa inyo nangamatay na. God, sa notes natin, sabi dito, God's judgment can visit those who partake unworthily. It results in illness, even death. Nangyayari. Kamatayan, sakit o kamatayan. Kaya nga sabi, ang ilan sa inyo nagkakasakit, ang iba'y nangamatay na dahil sa unworthy. So, pinoprotektahan natin ang pangalan ni Kristo at pinoprotektahan din natin yung hindi natin sigurado kung mananampalataya. So, the unworthiness, may mga ganong facets, no? Kailangan natin maging clear doon. Pero, again, a believer na may conviction na meron siyang samaan ng loob sa kapatid o ano, dapat dinideal na yon kasi every Sunday nagdo Lord's Day Lord's Table, so dapat may cleansing, may tawag dito repentance. Wow, ha? So may part doon na sanctifying din siya kasi aware tayo sa sins natin, nire-repent natin weekly, maharap tayo sa hapag ng Panginoon. Judas nandun sa hapag pero pinaalis eh, gawin mo na yung dapat mong gawin, unworthy siya, diba? So ayun, yeah. Amen to that, brother. Okay. Angel, napakaganda po. Quiz, for example, merong hindi pa siya tag dito, di pa confirm ng church na genuine Christian yung nagpartake. Ano siya? Corporate ba siya na sins or responsibility lang siya ng corporate ba? Church ba yung nagkakasala doon? Or ng for example, naging hindi careful yung church. Paano yung, paano natin titingnan yun? Hindi. Napartake lang. For example, ng church, corporate. Naging corporate siya kasi dapat may awareness ng lahat, no? Hindi lang sa pastor, pero dapat kung sino yung pastor na iglesia, may kaya nga may mga ano eh, deacons din eh. Sila kasi nagbabahagi. So maganda matanong na nila yung bisita sino to, kamag-anak mo, kapatid mo, is he a believer? Ganito ganyan, ganitong background niya. Siya ba ay talagang mananampalataya? Can you vouch for this person? Ganon. So, yun. Para maingat. May ano, may idea kasi na, sabi ng iba, paano napapahiya? Makawawa naman sila. And anong gusto natin? Ilapastangan yung salit, yung natapos na gawa ni Kristo o ma-offend yung ano? Di ba? Hindi naman sa intentionally no-offend na natin yung hindi member or hindi believer na hindi kayo kasama dito. Yung hindi eh. Hindi yun eh. Ang point is, kumbawa, isang bisita, kung talagang gusto niyang mag-partake, edi, manampalataya siya kay Kristo. Mag-proseso ng membership. Di ba? Wala nang masama dun. Some people doesn't believe in church membership. Sabi na, non-essential daw yan. Pero clear naman sa Biblia na merong sa church, sa first century church, pinakikita doon yung into the church of Corinth. Kunyari, mga taga-iglesia ng Corinto. Hindi lahat ng Corinthians. Ibig sabihin, lahat ng citizens ng Corinthian pwede mag-partake. Meron lamang mananampalataya sa iglesia ng Corinto. Sila lang yun. Kung very loose, kahit sabihin mo taga-iglesia ng Pilipos ka, punta ka sa Corinto, wala namang, sino ka ba? Galing kang, taga-Pilipos po ako. O saan sa Pilipos?
Yeah, pwede mo sabihin at lahat ng taga-Pilipo, magpumunta kayong Corinto, pwede kayong mag-partake. Teka muna, saan ka galing? Ano iglesia? Kaya may local church. Very important yung bagay na yun. Okay. Natanong ko na to last time dun sa LBCF natin nung Saturday. Ay, nung every Saturday sa ano. So, tatanong ko na lang ulit para sa benefit ng iba. Kasi nabanggit naman din when it comes sa responsibility ng pastor to protect yung Lord's Supper. When it comes dun sa nangyaring yung event kung saan si Jesus Christ nag-conduct siya ng Lord's Supper sa mga disciple niya, knowing na si Judas is yung magbe-betray. So, naalala ko kasi kasama siya dun sa naging ano eh, nag-partake nung Lord's Supper. Kaya nga naalala ko kung sino yung nabanggit niya doon, sino yung makakasabay niyang magsaw-saw nung sasaro. So yun, kasama yun doon eh. Tapos, ang pinaka-question doon, nagkasala ba si Jesus Christ kasi inalaw niya si Judas na magpartake ng Lord's Table? Pero nasagot na to. Pero ang ganda ng ano. Kasi may ano siya eh, some point. Sige, try. Alam mo, nasagot ni Past Joseph. Pero sige, try kong ano yun. Try kong sagutin. Pero, ayan. Well, unang-una, no. Yun nga, si Jesus, we believe na hindi siya nagkakasala dahil siya ay Diyos. Ang tanong is kung nagkasala ba ang Panginoong Jesus dahil hinayaan niya na mangyari yun, knowing na alam niya na hindi mananampalataya si Judas. So I believe na hindi. Siyempre, nauna dahil yun nga, we believe na banal ang Panginoong Diyos ang Panginoong Jesus at di siya nagkakasala. So now, ang tanong is, bakit niya hinayaan na mangyari yun? Pwedeng yun yung maging next na tanong eh. Ba't niya hinayaan na mangyari yun? I believe na may mga ganun talagang pagkakataon. Kahit yung Old Testament, no? Sa bago lumabas yung ano, yung mga Israelites sa Egypt, 'di ba? Pinahintulutan ng Panginoon na hindi payagan ng Pharaoh yung mga Israelite kahit katakot-takot na plague na yung dumating sa kanila. At may part pa nga doon na sinabi na pinatigas ng Diyos yung puso ng ano, ng Pharaoh. No? So, pero pinahintulutan yun ng Panginoon for the greater para sa ikabubuti ng Israel, para magawa yung kalooban niya, para magawa yung kalooban niya sa bayan ng Israel. So same din, I believe na same din yung nangyari dito sa pangyayari sa kay Judas at sa kay Jesus na pinahintulutan niya. Kasi doon ipinapakita na yun, pinahintulutan ng Panginoong Jesus na magpartake si Judas, pinahintulutan niya yun. May debate dyan kung nakapag-partake siya. Pero may strong evidence na hindi siya nakapag-partake because of the statement na after supper, he took the cup saying, and the following happened. So, nag-partake siya ng Passover meal. So, yun yung clear doon na nakakain siya. Pero kasi may kita natin sa, punta tayo sa Matthew 26.
basahin ko lang. Sa verse 17, simulan natin, Passover kasi ito. Now, on the first day of the unleavened bread, the disciples came to Jesus saying, "Where will you have us prepare for you to eat the Passover?" He said, "Go into the city to a certain man and say to him, 'The teacher says, my time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciples.' And the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover. When it was evening, he reclined at the table with the 12. And as they were eating, he said, 'Truly I say to you, one of you will betray me.' They were very sorrowful and began to say him one to another, 'Is it I, Lord?' He answered, 'He who has dipped his hand in the dish will betray me. The Son of Man goes as it is written of him. But woe to him, the man whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for him if he had not been born.' Judas would betray him answered, 'Is it I, Rabbi?' He said to him, 'You have said so.'" So verse 26, "Now as they were eating, Jesus took bread, and after blessing it, broke it and gave it to the disciples and said, 'Take it, this is my body.' He took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, 'Drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out of many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom.'" So seemingly, they had the dinner together. After that, Judas was still in the picture, pero in-identify na niya sino magbe-betray. Saka nag-partake ng Lord's Supper. In this, sa Mark 14, ayan. So verse 17, sabi dito. "He came with the 12, and as they were reclining at the table and eating, Jesus said, 'Truly I say to you, one of you will betray me, one who is eating with me.' They began to be sorrowful and say to one another, 'Is it I?' He said to them, 'It is one of the 12, one who is dipping bread into the dish with me. For the Son of Man goes as it is written of him. But woe to the man of whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had not been born.'" Verse 22, "And as they were eating, he took bread, and after blessing it, broke and gave it, 'This my body,' and took a cup, and when he had given thanks, he said, 'This is my blood of the new covenant, which poured out for many. Truly, I say to you, I will not drink same yung sinabi doon.'" So these are the verses na seemingly sinasabi na siya ay nag-partake. Check. Yeah. Okay. Sa verse, observe nyo parehas verses sinabi, nagpa-partake sila nung Passover meal. Parehas kumakain. So, sa John 13,
May Shopee. Andyan na siya. Bayad na. Oo. Sige lang. Ngayon dumating, sabi Monday. Surprise pa naman yun. Ayan. Shopee yun, ba? Recorded to, no? Tumawag yung Shopee. Lord's Day. Dapat nag-ano kayo ng Sabbath eh. So, ito. Sabi, sa verse 24 ng John chapter 13. So, Simon Peter motioned to him to ask Jesus of whom he was speaking. So, the disciple leaning back against Jesus said to him, Lord, who is it? Tanong kung sino yung magbe-betray. 26, Jesus answered, it is to whom I will give this morsel of bread when I have dipped it. So, when he had dipped the morsel, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. Then after he had taken the morsel, Satan entered into him. Jesus said to him, what you're going to do, do quickly. Now, no one at the table knew why he said this to him. Some thought that because Judas had the money bag, Jesus was telling him, buy what we need for the feast, or he should give something to the poor. So after receiving the morsel of bread, he immediately went out, and it was night. Okay? So, the idea here is, nag-partake siya ng bread. Pag pinagbangga natin siya doon sa mga naunang verses na binasa natin, there are two accounts na nangyari ng pagkain. First, yung Passover meal, syempre. Yung Passover meal, kumain sila, nag-dip talaga si Christ ng food, pinakain niya. And then, doon sa mga naunang mga binasa natin, after sa kanya in-institute yung Lord's Supper. Okay? So there's a strong evidence na bago siya nag-institute si Christ ng Lord's Supper, kumain talaga si Judas nung Passover meal, but not the Lord's Supper. Kaya nga sabi, after supper. Okay? So balikan natin yung verse na binasa natin kanina. Both asan na ba yan? Ayan. Sa verse 22 ng Mark 14, sabi, as they were eating, he took bread. Kasi nandun pa rin naman talaga eh. So, ito yung mga cases ng mga atheists. Sabi, hindi consistent yung Bible. Eh, kung sabi dito, as they were eating, sabi naman sa iba, sabi doon sa isang verse. Dito sa Matthew 26 naman, sabi sa verse, saan yan? Verse 26. Now as they were eating, habang kumakain. Pero pansinin natin yung sinabi dun sa saan yan? Ayan. Teka. Okay, I lost the verse. The word was mentioned after supper. He took the cup saying. So, there was this Passover meal and then instituted after supper yung mismong sacrament. So, ang tanong, bakit si Judas nagpartake? So, there's a strong evidence na hindi siya nakapagpartake kasi he left after he was exposed na siya ang betrayer. Ngayon, makita natin na hindi sacrament yung nangyari because Christ dipped the bread. Hindi yung sacrament. Ang sacrament, he broke the bread, he gave the bread, they took it, they ate it, and then he gave the wine, they drank the wine. Hindi niya dinip at binigay. Iba yun. Magkaibang scenario yun. So, yun yung strong evidence doon. Question, what if Judas really partook of the sacrament na mangyari?
question, nagkasala ba si Christ? Hindi. Actually, that is his condemnation. Lalong naging strong yung condemnation. Kasi ano sabi? Kapag nagpartake ka in unworthy manner, kahit naman sinabi ni Christ, this is my body, which was broken for you, do this in remembrance of me. Ito yung katawan ko na namatay para sa'yo, o yung dugo ko na tumigis para sa'yo, hindi naman siya nananampalataya, it is a condemnation for him. So it doesn't matter. He is condemned. Kung nagpartake man siya o hindi. Ngayon, nagkasala. Kasi tayo, culpable tayo kapag pinagpartake natin yung unbeliever. Si Christ ba culpable? Hindi. Hindi. Kasi siya yung, nagbigay ng judgment din eh. Binibigay niya. Ikaw nga yung betrayer eh. Sabi ko sa'yo, kung kinain mo man. Kaya, pero, ako, doon ako sa side na hindi siya nakapagpartake. Because it's parang nonsensical na after mo sinabing, nandito ka pa. Di ba? Malunok mo ba yun? Di ba? So, yun yung ko doon. Okay. Thank you. Thank you po doon, Brother Angel. Bagong kaalaman. Pero hindi naman tayo matidivide dyan, no? Hindi naman. Wag lang maghuhudas. Eto kasi si Peter nga, di ba? Nagpartake din, and then he also betrayed Christ. Ano kaya na iba? Jesus loved Peter, and Peter loved Jesus. So, yan. Ayan. Thank you, Brother Angel. Maganda. Okay na. Ayan. Kasama ba dun sa naguguluan ako. Dun sa unworthy manner, yung pipiliin nating inumin at pambara at joke lang. Yung yung bread, anong klaseng bread? 'Di ba? Sa unleavened ba talaga? Pwede bang skyflakes? Pwede ba? Actually, rin po yung ayan. Subject of din siya, debate, no? Kung leaven or unleavened. Pero, kasi yung leaven, yung may pampaalsa, yung leaven, kasi yun eh, sa Old Testament, nire-represent siya na sin. Dahil yung leaven, kung paano yung sin na, kung paano yung pampaalsa na nakaka-apekto dun sa tinapay, kaya siya umaalsa, ganun din yung sin na nakaka-apekto sa tao. So, dun nire-represent siya na yun. Kaya, ang utos sa kanila ay unleavened. Sa kanila yon sa Old Covenant. Okay? So ngayon, pagdating sa atin, sa New Covenant na, sa ating mga Christian, wala namang sinabing specific si Jesus Christ doon sa mga accounts habang in-institute niya yung Lord's Supper, kung leaven or unleavened. Pero yun nga, subject of debate siya. Pero tingin ko, ito ay nakadepende pa rin sa congregation, sa simbahan, kung ano yung stand o kung ano yung napagkasundoan. Pero hindi ako naniniwala na maging unworthy manner, subject for unworthy manner siya. Kung wine or grape. Pero yung sa wine at grape juice, yung pinilawan ko po kanina, na tayo doon, malinaw tayo doon, wine talaga, patungkol na lang sa unleavened or unleavened bread talaga. So, consequential kasi na nangyari yun nung Passover. So, ang tinapay ng Passover celebration ay unleavened. Diba? Pero yung mga sumunod na mga Christians, I believe, kasi they were eating it in a practical manner din, yung pagbe-break ng bread. So, I think kung available na bread nun, kasi hindi naman Passover every Sunday. Gets? Diba? Hindi naman Passover every Sunday. So, paano yung bread na nandun? Hindi. Ibig sabihin, kaya unleavened yung ginamit ni Christ, kung unleavened ba na ginamit niya kasi Passover celebration siya. So, ang mga bread nun ay unleavened. Pero yung mga sumunod na mga institution nun, practically, kung anong tinapay na nandun, hindi naman every Sunday ay Passover. At hindi rin naman sineselebrate ng Christians ang Passover in the sense na sineselebrate ito ng mga Hudyo. So, I strongly believe na hindi na sila nagpapartake with the unleavened bread. But they have the liberty. Kung unleavened to, pero bread dapat. Ang skyflakes ay cracker. Ang ostya ay
crackling. Hawak ko. Ha? Pero hindi siya kasi yung bread na ano talaga, 'di ba? So may freedom naman doon, no? Si Pastor Dan Delmo pagdating sa wine, ay nanon niya sa akin yan na kung susunod tayo sa Panginoon, edi doon na tayo sa pinaka-abot ng ating makakaya. Kung may wine, edi wine. Kung unleavened, nasa inyo yan. Kasi sila nagbe-bake din sila eh. They are, primitive bap. So, yun ang stand nila doon. Pero may nakuha akong principle doon. Kung susunod ka na rin lang sa salita ng Diyos, if available naman, why not? Ngayon, may mga churches naman na nagsaserve ng grape juice. Meron daw, nakita niyo yung lalagyan natin? Yung inner part, non-alcoholic. Kasi meron mga believers na hindi umiinom ng alcohol. Pregnant, at yung may mga weak yung conscience dahil alam nila ang alcohol ay nagli-lead sa sin, something like that. May ganun eh. May mga ganun mga churches. So charitable yun para sa kanila na mag-iwan sila ng o mag-ano sila ng non-alcoholic. So, nasa ano yun? Pero, again, nasa pagkakasundo na iglesia. Wala, hindi naman kasi strict na wine dapat. Non-alcoholic dapat. Kasi may mga grape, sabi doon, the fruit of the vine. Eh, yung grape juice naman, kung hindi naman siya fake, may fruit of the vine pa rin naman yan. Chamdor. Ayan. May yan na follow-up doon? Wag muna yung sa mga buntis. Delikado. Yes. I agree sa wine po. Oh. Ano siya? Yun. It depends. Case-to-case base pa rin doon sa mga iinom. Oh. Na hindi siya strictly na wine talaga. For practical, kagaya ng buntis nga, hindi natin, pag-participate siya, huwag siya uminom ng alcoholic kasi nga for health reasons. No. Siguro kung meron doon may liver cirrhosis, tingin ko, hindi naman papainumin ni Christ. Tama. Tingin ko lang ha. I could be wrong. Tingin ko lang. Papagalingin na lang niya. Pagalingin muna bago pa inumin. Okay. Sige. Clear ko lang, Pas. Bali, mag-a-adjust yung simbahan, yung sacrament para dun sa believer dahil hindi siya available to take o mag-partake sa wine. Ganun ba yung idea, Pas? Mag-a-adjust yung sacrament. Medyo tricky kasi yun eh. Pag sabi natin mag-a-adjust yung sacrament. Parang sinasabi natin na the overpower ng church instrument. That's not the case. Walang dispute dun eh. Kasi yung institution naman, for example, 11th ba yan o 11th, pinag-uusapan dun yung worthy man. Yung worthy manner. For example, bundis ka, tapos, ito yung worthy manner kasi yung ano eh, yung wine ang inumin ko. So, kailangan kong gawin ito. So, ang idea is, magkakasala ako pag in-adjust ko yung wine na gawin lang siyang grape juice kasi may sinabi sa salita ng Diyos na dapat wine. So, hindi dapat mag-adjust yung sacrament. Ganun ba yung idea? Or... I would agree na yung word na nag-adjust yung ano no yung sabi natin yung congregation yung church for that. Pero I don't think it is sinful kasi merong higher purpose. For example, sa buntis nga, preservation of life. 'Di ba? Kasi hindi siya magpartake ng table, eh worthy naman, I mean worthy manner naman 'yon in a sense na nananampalataya siya kay Kristo, lahat naman ng pinag-aralan natin kanina na na-meet naman yung ano. Pero ang in-adjust lang yung element. Walang kapangyarihan yung element. It's a symbol
na kinakatawan yung natapos na gawa. Ang importante yung remembrance. So kung ina-adjust lang natin ito, kaya hindi nagkakasala kapag hindi kasalanan na hindi wine, kung non-alcoholic. Kung non-alcoholic siya. Kasi may strong argument dyan si John MacArthur na yung iniinom nila Christ ay non-alcoholic. But the term vino, wine, yung wine na galing sa grape na nag-ferment is also ano strong argument na is alcoholic. Ah, may nalalasing, di ba? May nalalasing. So, ang point is, saan tayo magsasubscribe? Kailangan ba nakakalasing siya o hindi nakakalasing? Basehan ba natin tolerance ng tao sa alcohol para masabi, ah, pag walang guhit yan, hindi yan ano. Kailangan gumuguhit. Di ba? O, ang important yung remembrance, yung element na nandoon. Di ba? So, hindi tayo dogmatic or legalistic sa ganong sense. No? So, kapag sinabi natin na nga, nag-a-adjust, yes, nag-a-adjust tayo. Question, for what purpose nag-adjust? Lahat ba nag-a-adjust? Ginagawa ba natin to for our own selfish reasons? Or is it for a higher reason? Like preservation of life or health? Ganun. Or for that matter, yung iba, for the preservation of the faith. Kasi baka may mag-stumble. So ang question, magiging painful ba to kung nag-adjust yung element sa sacrament? Well, kung hindi naman siya, for example, kung pinalit mo sa bread ay steak, and then don't call it, ano, in-institute ng Panginoon, kasi iba ang bread sa steak. No? Pero yung in the lines of, kumbaga, grape juice, huwag mo lang gawing orange juice. Ibang usapan na yun. So yung iba ginagamit, Welsh, kasi talagang grape pa rin yun kahit juice siya. Alam mo, dati nag-Welsh tayo, no? Tama ba? Tayo ba yun? Sa church? Parang nag-Welsh dati. Ganda ako nagkakamali. Welsh. Wag papalitan yung at least yung mga elements tayo. Actually, next question ko sana kung maaari ba tayo ma-stumble sa sacraments. Pero yung sa una muna, Pas, kasi meron kaming little conversation lang ni Pas Joseph during after ng covenanting. Siyempre, pumunta ako dun sa tinapay tsaka sa ano, tapos sabi ko, totoong wine pala, ganun, sabi ni Pas Joseph. Saglit lang, sabi niya, ano bang nakasulat sa Biblia, Hermar? Wine. Ko, ah, oo nga, no? So, somehow, kasi sa before namin na church, tang grapes talaga. Kaya medyo, ano bang nakasulat sa Biblia? Wine. So, submit sa scripture. So, wine. Now, ayun yung una kong case pass. Then, yung pangalawa, nagkakaroon kami ng biruan ni Art. Sabi ni Art, wala, nakaka-stumble. Ay, ano ka ba? Nakaka-stumble naman yan. Namiinom kayo ng wine. Tapos sabi ni Pas Joseph, na-stumble ka sa sacrament? Parang, so, ay, ano ka ba? So, ang gusto ko lang maging clear kung ano yung, syempre, may deeper knowledge naman na ina-uphold sila sa ARBC. Pero siguro, through time, maging clear din. Sa akin kasi parang during that time, ano yung stand nila na ganun yung hold nila na wine, hindi ka pwedeng ma-stumble sa sacrament. Pwede ba? Pwede. Eh, nag-stumble eh. Di ba? Hindi naman gawa sa bakal ng mga tuhod ng Kristiyano. So, may kung ang tanong, pwede ba mag-stumble? Pwede. Pero, sa simple statement ni Pastor, nag-stumble ka sa sacrament na stir up agad yung conscience, sabihin, pwede may correct. At ang resulta nun, nagiging strong yung conscience. Nagiging strong siya sa faith, may maturity. So, kung ang tao ay napaka adamant na, hindi, alak yan, kasalanan yan. Kung kasalanan yan, be gracious enough to sit down with the person, ipaliwanag. Pero kung siya ay divisive about it, delikado, markahan yun. Baka kailangan, ewan ko,
pwede bang i-recommend sa church discipline yon kung nagiging divisive na siya. Yung church namin, yung pastor nun, alcoholic. Ganito ka na, o. Oh. Ina-uphold yung pag-indulge sa alak. Pre-trend na mahina doon, no? Tingin niya sinyo, ang gagawin mag-a-adjust ka kasi, no? Ganun pa siya. So, yung part nun, yung Christian liberty. Paano nga kung yung pre-trend na yung nagkakasala, nagfo-fall, stumble. Yan, stumble kasi alak yung ginamit. It's a case of misunderstanding eh. So, kung nagpo-fall siya doon, kailangan i-address. At nananampalataya ako, naniniwala ako na, na lahat yun nadadaan sa tamang paliwanag. At kung kinakailangan mag-adjust, it's Christian charity rin na, okay, kung ayaw mo ng alcoholic, may non-alcoholic wine naman eh. Wine pa rin yun. Fruit of the vine pa rin naman yun. Walang kaso. No? Wala namang kaso yun. So, it's a bigger issue kasi na yun nga yung question ni Pastor eh. Nag-stumble ka sa sacrament? So mayroong sabihin may mababaw pang pagkaintindi sa bagay na yun. No? Meron naman, may narinig ako na ang argument naman ay because some person sa church ay some people sa church ay dating nag-struggle sa alcoholism or currently binabattle ang bisyo ng alak, bakit pa siya magpapartake sa bagay na yun? No. So may again, it's just a matter of counseling, pag-aaral, kung kinakailangan mag-adjust for the purpose of charity, maging charitable tayo sa kapatid natin, gracious, pwede. Pero kailangan din natin ituro na yung weak yung conscience cannot be a tyrant sa mga strong yung conscience and vice versa. So lumalawak ang pag-intindi niya. May grace doon na lumalago siya sa pananampalataya. Naintindihan niya kasi. So, sa atin, ang late ng church natin, kung hindi ma-address yun, may problema tayo. Di ba? Kung may nag-stumble pala doon, ba't hindi natin pag-usapan yan? Sabihin, meron tayong kailangang sipagan na part na kailangan i-address yan, pag-usapan, mas pag-aralan. Kaya ito, part 1 and part 2, nag-aaralan talaga natin. Hindi. Na-touch mo yung pangalawang ano niya, pangalawang concern niya. Yung first concern is yung pagiging rigid or single-minded na wine lang. Kasi ano bang sabi ng Biblia? Sabi daw ni Pastor Joseph. Paano natin sasagutin yun? Very clear yun, wine. Yun na yun. Yun yung sagot dun. So, underlying, ano doon, nagkakasala ka ba pag hindi wine yung ininom mo? I don't think na to the point na nagkakasala kapag, kasi may reason eh. May reason naman behind. For example, ang reason nga, buntis. Yan. O nag, ano yung conscience niya. I don't think nagkakasala naman sa part na yun. Pero kung wala ka naman issue sa stikmura mo, tapos divisive ka lang talaga, tigas lang ulo mo talaga, gusto mo lang challenge. Hindi, sabi ko, kasalanan yung pag, ano, inom ng alak. Eh, hindi lang biblical yon. Sabi, ang paglalasing, ang kasalanan. So, nagkakamali siya. Mag-repent ka, kapatid. Doon tayo sa wine. Di ba? Kasi mali yung ano niya. So ngayon, meron tayong kapatid na buntis na masela ng kanyang pagbubuntis and we really have to consider her. And sa pagpe-prepare natin ng Lord's Supper, kailangan may isa doon na non-alcoholic drink na wine pa din. Yun ang bang binabanggit mo. Na hindi pwedeng grape juice lang na tang. Para kasi hindi naman wine. Hindi. Not necessarily non-alcoholic wine. At least juice na talagang grape juice siya. Kasi yun ang, ano nun eh, yung fruit of the vine. So kung ano siya, kung hinahalo lang, kasi dati sa amin, naalala ko sunny orange saka sunny grape yung ano eh, yung araw eh. Hindi deserve sa tubig, nagbuo-buo yun eh. So,
hindi dapat talaga at least at the very least grape juice may bigay. Ayan. Saka ilang buwan lang naman 'yun. Okay lang bang isaw-saw doon sa ano yung bread? Ang dami ng tanong. May argument nga 'yun kasi dahil doon kay Judas. Iba daw sinasaw-saw. Bakit ganun? No, dahil daw doon sa ano. So dahil hindi sila clear 'yon, isip nila ito yung ibang para ano. Ayun. Oh. Pero naalala ko quiz kasi quiz. Brother. De kasi nung kung paano ko tinanong yun kay Pas Joseph. Ang concern niya kasi is ano ba yung katayuan ni Judas that time? Is it nagpo-profess ba siya na si Jesus Christ? Kasi that time kasi nagpo-profess siya. Yun yung naging basis kung bakit hindi siya kung bakit inallow siya to partake. Pero may point din na kasi apo. Kasi meron kumbaga pagdating sa sa Lord's table, mas mahalaga talaga na yung nagpa-partake nun is nagpo-profess. So kahit naman sa atin ngayon, no. Hindi ko lang sinasabi, no. Even kasi meron talagang ganun na kahit sa mga church na nagpo-profess, meron pa rin dumarating sa pagkakataon na nag-apostate sila. So, ano ba nagkasala ba ang buong church regarding doon dahil pinag-partake sila without knowing naman na mag-apostate pala siya in the end. So, yun yung isang in-address ni Past Joseph doon na once yung isang believer nagpo-profession si Jesus Christ is Lord, worthy siya to partake yung Lord's table. Even meron siyang mga dinideal na sin. Kasi ang ganda nun yung sinabi rin ni Kuis Jello regarding dun sa the more na meron kang dinideal na sin, yun yung worthy na nagpa-partake ka dapat. Dahil man nakikita mo dun sa kaparaanan ng biyaya ng Diyos dun sa Lord's table, nakikita mo yung kasalanan mo. Yun yung kagandaan dun. Amen. Sige po. Lunch before Lord's Supper. last. Si Evan. Sige. For example, kasi yun yung naisip ko. Bumibili kami yung bumibili ng tinapay. Tapos parang nagmamatter yung size. Ganyan. Let's say, average lang yung nabili namin. Pero nung pinakuha na, naubusan yung iba. Nagkasala ba tayo as a church? Pwede ba nating sabihin sin yun? Sabay-sabay naman tayong kakain. Titigaw muna. Hati-hati talaga. Kapabayaan. Maring sinful kasi bakit kumakain kayo? Diba? Actually, ngayon naging sin nung iba na busog, na lasing, nagkantasukan na. Iba hindi. Wala siyang care sa kasama. So, kailangan mo din maging aware. Yes. Tignan mo muna yung katabi mo. Sa may kaninang turo ni Ketches regarding sa na yung Lord's Supper, connected siya sa Christology. For example, Ketches, sound naman yung church, but iba yung stand nila sa Lord's Supper. Then sa kanila ka nag-attend ng Lord's Day. Ano yun? It's okay ba na hindi mag-partake o okay lang mag-partake kahit may iba silang stand sa Lord's Supper? I believe mag-co-fall yan sa conscience mo. Ayun ang ano. Ano yung question? Salve Church? Gano'ng kaiba? Unorthodox na ba? Oneness? Hindi, yun kasi underlying na nila,
Eh, unless sa Catholic yan. Ibang-iba yun. Transubstantiation. Actually, sabi mo kanina, Chester, di ba? Sabi ni Brother Chester kanina, it's still the bread and wine. Pero same lasa, same. Pero sa ibang Catholic, talagang nag-transubstantiate. As in flesh and blood yun. At may pinaperform sila na miracle. Yung ostya at yung wine ay pinagkahalo nila yon. Nasa glass, may glass sa gitna at tinatapat sa araw. At nagiging flesh daw. Pero may trick dun eh. It's physics. Na pag kasi may lens eh. Yung araw, pag natapat dun sa lens nung pinaka-capsule nun, umiinit, so nagkakaroon ng chemical reaction, nagmumukhang laman ng tao. So, that's just a circus trick. So, kung gano'n ang ano, binaniwala ang katawan talaga to, literal na laman to ni Kristo, eh, ibang usapan yun. Saka, in the first place, ba't ka umabot sa... ka nandun, di ba? In the first place. Pero ang mga Orthodox naman, Presbyterian, ibang ano, oh, why not? Kapatid naman sila sa Panginoon. Di ba? Herbar, pupunta ka doon. Ano lang siguro for the benefits of others, baka marami nalilito, yung differentiate lang ng sacraments at ordinances. Actually, sa paliwanag ni Pastor Joseph, ano naman siya? Same, synonymous, interchangeable yung terms. Actually, pwede na siyang tawagin Eucharist. Eucharist, sacrament, ordinances. Ano lang yun? Same lang sila. A Lord's Table. Pero kung may share ka, sige bro. Ano? Yeah. Okay. Ulitin ko ha, pag sakramento, parang religious. Pag ordinance, civil. Parang barangay ordinance. Bawal magtapo, bawal umihi dito, bawal magtapo ng basura. May pagkabatas siya. No? Pag sakramento, nandun na yung sanctity. Sacred. So, interchangeable, meaning, parehas dapat ginagawa, non-negotiable. Pero mas nakikita natin yung religious connotation sa word na sacrament as against the ordinance, pwedeng gamitin siya sa civil practice. Pero synonym sila. Ah, Brother RJ, last. Sige bro, yan. Sige, last na. hindi ko alam kung ano, kung na-discuss to. When it comes naman sa sa frequency. Kasi actually sa Acts, in early churches, sila Paul, nasa mission sila Paul. And merong isang commentary doon na yung habang nasa mission sila, Lord's Supper sila every Lord's Day. Yun, every Sabbath. Ayun. May certain reason bakit parang requirement siya na every Lord's Day siya ginagawa. So may nagma-matter ba yung frequency sa Lord's Day? Nagma-matter ba yung frequency ng Lord's Table? For example, twice a month, ganyan. Okay. Actually, good question yung sa frequency. Pero ayun, may kasi yung, syempre, it is a remembrance. So, ayun lang. Pero yun nga, pagdating sa frequency, may pa rin yan. May mga pagtatalo pa rin kung tuwing kailan ba. Pero yun nga, wala namang sinabi sa Bible na every Sunday or every month. Ganon. Pero ang sabi is, pag mag-meet together sila. So, ito rin, natutunan ko din dun to sa turo ni Pas Joseph. Kung ito ay kaparaanan ng Panginoon para sa paglago natin sa pananampalataya, dahil inaalala natin siya doon, so why not na mas maganda na gawin natin siya every Sunday. Ngayon, nagmamatter ba siya? I think, kasi I believe magpo-fall pa rin siya sa napagkasunduan ng simbahan. No, kasi syempre, pa rin yan? Wisdom call pa rin yan. Paano kung merong simbahan na, kunyari, wala sila masyadong budget? No? Yun yung mga nakikita kong pwedeng maging paraan. So,
doon. Mag-fall pa rin siya doon. Pero kung hahanap tayo ng verse na papatunayan natin na every Sunday, hindi natin makikita yun. No, pero, yun nga, sabi ni Pastor Joseph, mas maganda na gawin natin siya every Sunday. Dahil ito ay kaparaanan ng Panginoon, inaalala natin siya, kaparaanan ng Panginoon sa paglago natin sa pananampalataya. So, ayun. Thank you, bro. Sige po. Kung wala na po, manalangin na po tayo at ipanalangin din natin yung ating top 3. Ama, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat po sa katuroang ito, Panginoon. Panalangin po namin na ito po ay hindi lamang basta namin natutunan, kundi panalangin po namin ay tulungan mo kami, Panginoon, gabayan mo kami na may apply namin ito, Panginoon, sa simbahang ito ng may kaayusan at may pag-iingat, Panginoon. Panalangin din namin na kung meron pa po kaming mga hindi nalilinawan, may mga tanong pa kami, Panginoon, pag-usapan namin ito, pag-aralan namin ito, Panginoon, upang maging convinced kami, Panginoon, na ito po ay totoo dahil ito po ay inyong salita, Panginoon. Lord, pinapanalangin din po namin na sa aming kakainin ngayon, napagpalain mo po ito, maging kalakasan po na aming mga katawan sa aming pang mga gagawin para sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain mo rin po yung aming mga kapatid na nag-prepare na ito, Panginoon. Lord, muli, sa inyo po namin binabalik lahat ng papuri at ng pagsamba, aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.